Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na sila Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa kay Pastor Apollo Kibuloy issue nga ho mga ka-action, na kung saan nahihirapan po ang ating mga kapulisan na maghanap ho sa kanya para ma-aresto po or ma-serve ang warrant of arrest para sa kanya mga ka-action. So ito nga po, sa kabila ng seryoso ng paghahanap ng ating mga kapulisan, ito si dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. Ayan, nagawa niya pang mag-joke. Hindi ko po alam kung joke po ba ito. Ito po, nandyan lang daw sa isang lugar si Pastor Apollo Kibuloy. So ito ho mga ka-action, panoorin muna natin itong sasabihin ni dating Pangulong Duterte. You can go to court and fix your case and post the bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag ka lumabas dyan sa Tamayo. Nandiyan lang yun sa Tamayo. Nandiyan lang sa Tamayo. Alam mo kung ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ba search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan. Kung makabulan kayo, by the time na matapos sila na pagod ka na, you will become the member of the Jesus Christ. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo na, nasa Tamayo lang daw na lugar. At hindi basta-basta i-search. Totoo po yun. Kailangan may panibagong coordination bago ma-search ang isang lugar, no? At kung lumabas ka daw doon, magiging miyembro ka na agad. Ano po yun? Bawat pumapasok ng mga tao doon is parang mahi-hypnotize na. Parang makakalimot na sa sarili ba? Kasi sabi niya, pag pumunta daw doon at lumabas doon, magiging miyembro ka na daw. Di ba? Pero mga ka-action, mga ka-camping, ang pangit lang kasi. Kasi ito nung Pangulo pa, si dating Pangulong Duterte, ay madalas niyang sinasabi, galit siya sa mga gumagamit na bawal na gamot, galit siya sa mga lumalabag sa batas. Ito nga ho sana ang pagkakataon niya. May intindihan po natin siya na kaibigan niya si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bilang isang kaibigan sana, magbigay siya ng payo dito kay Pastor Apollo Kibuloy na harapin niya na lang itong mga inaakusa laban sa kanya ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros para linisin niya ang kanyang pangalan. Ang pangit lang kasi dito, seryoso ang ating mga otoridad para hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Siya ho, kung joke-joke lang naman ito,
eh hindi naman po ito tamang joke, eh parang nakakainsulto po ito sa ating mga otoridad, kasi seryoso ang ating mga otoridad. Siya kung ano-ano naman ang sinasabi na nasa isang lugar lang daw ito si Pastor, eh kung ako sa inyo po, dating Pangulong Duterte, mawalang galang na po sa inyo. Sana kausapin niyo si Pastor na harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya, huwag ho siyang matakot humarap sa korte. Doon niya po mapatunayan sa masang Pilipino na siya ay inosente sa mga binabato o mga inaakusa ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros at iba pang nagrereklamo sa kanya. Kasi kung patuloy ho siya na nagtatago sa batas, eh mananatili ho sa maraming Pilipino, sa masang Pilipino, na siya po ay takot at may pinagtataguan at ayaw niyang sagutin ang mga isyu laban sa kanya. Kaya payo ko lang po sa inyo, huwag naman po sana kayo kung ano-ano sasabihin, na alam nyo naman na seryoso ang ating mga otoridad, tapos kayo ano-ano. Kung tutuusin ho mga ka-action, mga ka-campaign, eh pwede ho ito ipatawag si dating Pangulong Duterte, para kasi alam niya naman na isang wanted, isang puganti na dinideclare ng ating gobyerno, tapos yan lang ang sasabihin niya, nasa isang lugar. Eh pwede naman siguro ito ipatawag ng Senado o Kongreso, di ba? Para imbestigahan ang sinasabi niyang nasa isang lugar, di ba? O kagaya ng ginagawa ng Senado sa ibang mga iniimbestigahan, na kung may gusto silang malaman at nagsisinungaling, pinapaano nila, pinapa-cite in content nila para magsabi ng katotohanan, no? So dapat dito ka dating Pangulong Duterte, makipagtulungan ka naman po. Kahit kaibigan mo yan, tulungan mo siya, nalinisin ang kanyang pangalan. Kasi seryoso ho ang gobyernong ito para mahuli si Pastor Apollo Quiboloy, para harapin niya ang mga inaakusa laban sa kanya. O kayo mga ka-action, mga ka-camping, tama ba ito? Kung joke lang ba ito ni dating Pangulong Duterte? Para sa akin, mali po ito, kasi nakakainsulto po ito na seryoso ang ating mga otoridad. Siya, samantala siya, ginagawa niya lang joke-joke, kung joke niya man lang ito. Diba? O kayo na po ang bahalang maghusga. So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.